TV5 mga sangkay na mali po ng post sa kanilang Facebook page. Naipost po nila dito ang tunay na kasaysayan patungkol po kay Ferdinand Marcos at Corazon Aquino. Ngunit mga sangkay, na-realize po nila na ang kanilang ipinost ay isa palang tunay na kasaysayan patungkol po kay Ferdinand Marcos at magdidiin po sa Panginoon ng mainstream media na si Corazon Aquino. Dahil dito mga sangkay, kanila po itong binura. Na ang tanong po ng marami, bakit po kaya ito binura? You know what is up mga sangkay, this is me once again and I'm back for another video. Another topic na naman mga sangkay na ating tatalakayin ngayon. And if you don't know my name, just call me Sangkay Janjan. O kung sa Tagalog, kaibigan Janjan. Siyempre kung bago ka pa lang po sa ating channel, welcome ka po sa mundo ng mga sangkay. At kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and click the bell notification para lagi po kayong updated sa bawat video na ina-upload po natin. So today mga sangkay, isa pong pamalakasang topic yung ating tatalakayin ngayon. Dahil nga po sa biglaang na-post ng hindi siguro sinasadya ng TV5 sa kanilang Facebook page tungkol po sa tunay na kasaysayan noong panahon ni Pangulong Marcos at sa pagpasok po ng EDSA 1 at pagpasok ni Corazon Aquino. Na sa post na to mga sangkay, marami po ang nagkomentong netizens at sinasabi po nila, o diba totoo na ang EDSA People Power 1 ay talagang isang pagkakamali at isang napakalaking disgrasya sa Pilipinas na nagpabagsak sa ating bansa? Dahil dito mga sangkay, binura po ng News 5 nung ma-realize po nila na ito pala ay tunay na kasaysayan na kanilang na-post. Bago natin talakayin ito mga sangkay, kamusta po muna lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga kabataan dyan na talaga nga namang sulidong sumusuporta. Maraming maraming salamat po sa inyo. Inaanyayahan ko rin po kayo na pakilike and follow po ang page ng Team Paangat. Ang Team Paangat mga sangkay ay isa pong solid na pro-government, isang grupo ng mga kabataan na kung saan sumusuporta sa ating pamahalaan na umangat muli ang ating bayan. So ito na nga mga sangkay, umpisahan na po natin ito. Tara! Isa pong nakakatawang pangyayari ang ginawa ng News 5 nito lamang matapos po nilang maipost ang tunay na kasaysayan sa kanila pong Facebook page. Nakalaunan mga sangkay ay kanila din po itong binura na napaghalataan po ng netizens ang binura nilang post na ang tinukoy ng marami kaya binura dahil ito po ang tunay na kasaysayan at bumasag po kay Corazon Aquino at ng EDSA 1 Rebellion. Nung time na pinost pa ito ng TV5, naging usap-usapan kaagad ito sa comment section ng netizens, mga sangkay, na sinasabi po nila na diba, ito ang tunay na kasaysayan, na si Ferdinand Marcos ang bumangga sa mga oligarko, diba, si Corazon Aquino ang nagpabagsak sa Pilipinas, diba, ang EDSA 1 na yan ang naging dahilan kung bakit sumadsad ang Pilipinas sa kahirapan at talagang namang bangungot ang EDSA 1 na yan sa kasaysayan po ng Pilipinas. Ito po yung response ng netizens. Ito po yung kanilang post. Failure nga ba ang EDSA Revolution? Sa kanyang akda na Kasik Democracy in the Philippines, Origins and Dreams, sinabi ng political scientist na si Benedict Anderson na ang pagpapatalsik kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa EDSA Revolution noong 1986 ang naging hudyat ng pagbabalik ng mga oligark, ginagamit umano ng mga oligark ang kanilang yaman para sa kanilang political agenda. So isa pong political scientist ang nagsiwalat po patungkol sa tunay na kasaysayan na tinatakpan po ng maraming profesor. Hindi ko masyadong alam mga sangkay kung ito ay isang libro o ito ay isang article na isinulat po. Pero ang mahalaga po dito mga sangkay ay may nagsulat po na isang political scientist na ang pangalan po ay Benedict Anderson. Tinukoy po dito na si Corazon Aquino ang dahilan kung bakit nagsibalikan po itong mga oligarko, itong mga mayayaman na tao na kumukontrol sa Pilipinas o sa politika ng ating bansa na maging ang ating government mga sangkay ay kaya po nilang kontrolin. Sinasabi sa sulat po ni Anderson na si Ferdinand Marcos doon pumasok po siya noong 1965, siya po ang presidente na bumangga sa mga oligarko. Gumamit umano si Ferdinand Marcos na isang mahigpit na kapangyarihan para lamang po mapabagsak ang kapangyarihan at paghahari-harian ng mga oligarko sa Pilipinas. Uulitin ko mga sangkay, ang oligarko ay ang mga mayayaman, mga negosyante na kung saan kumukontrol sa ating bansa, lalong-lalo na pagdating sa politika at maging sa mga bilihin. Noong pinost pa ito ng TV5 mga sangkay, medyo
kumpiyansa po sila na magiging negatibo po ang response kay Ferdinand Marcos. Alam niyo kung bakit, mga sangkay? Pansinin niyo po sa mga nakasulat na yan. Ang nasa bandang gilid, mga sangkay, ay may isinulat po sila na konting summary. May mababasa po kayo dyan, mga sangkay, na nakasulat. Sa panahon ni Ferdinand Marcos, sinubukan niyang wasakin ang paghahari ng mga oligarch. Pero sa huli, marami ring naging anomalya ang diktador. Gumamit po sila ng word na diktador. At salitang marami ring naging anomalya si President Marcos. Naging bahagi po ng summary nila na ang pag-aakala po nila na sa kanilang post na ito, mga sangkay, matitwist yung attention ng tao sa nakasulat, mga sangkay, sa summary, which is nakalagay po doon na si Ferdinand Marcos binangga niya po ang mga oligarko noon. Subalit, bandang huli, marami pong naging anomalya si President Marcos na tinawag po nilang diktador. Subalit, mga sangkay, hindi po yan ang napansin ng sambayan ng Pilipino, kundi ang napansin po nila ay yung mismong isinulat po ni Benedict Anderson, na isa pong political scientist, na ayon po dito, mga sangkay, President Corazon Aquino told the most instructive lie. Grabe, no? Most instructive lie. She described her appearance before them as a homecoming. Then sa baba, mga sangkay, makikita po ang isinulat ni Anderson na talagang magpapamulat sa sambayan ng Pilipino. But the truth is that the president-born Corazon Cuanco is a member of one of the wealthiest and most powerful dynasties within the Filipino oligarchy. Anak po si Corazon Aquino ng isang oligarch. Ito po yung tinutukoy ni Anderson, na si Corazon Aquino, ipinapakita niya ang kanyang sarili na isa pong mahirap, simpleng tao lang, na talagang yayakap po sa mga mahihirap, at para po talaga siya sa sambayan ng Pilipino. But the truth is, ayon po kay Benedict Anderson, si Corazon Aquino ay isa pong anak ng isa sa pinakamayaman at may dynasty na oligarch sa Pilipinas. At sa tingin ko, mga sangkay, matapos po itong i-post ng News 5, marami na naman pong namulat na kabataan tungkol po sa tunay na kasaysayan ng ating bansa. Ito po yung title ng isinulat po ni Benedict Anderson, Cacique Democracy and the Philippines Origins and Dreams. Hindi ko pa masyadong nababasa ito. Ang nabasa ko lang dito, mga sangkay, ay ang summary. And anyway, mga sangkay, ang cacique is word po na originally galing po sa Spanish. The term cacique democracy is a term that has been used to describe the feudal political system of the Philippines. Na tinutukoy po dito, mga sangkay, na ang demokrasya ng Pilipinas naging bukas po sa paghahari-harian ng mga mayayamang tao at mga makakapangyarihang politiko sa ating bansa. In other words, mga sangkay, ang democracy mismo ang naging dahilan kung bakit may mga taong naghahari-harian sa Pilipinas ngayon, which is ito po yung mga oligarko, mga politiko na kung saan kaya pa po nilang kontrolin ang mga opisina ng ating gobyerno, na alam naman po natin kung sino-sino ang mga yan. Wala po sila sa administrasyon ngayon, pero malakas pa rin po ang kapit sa mga matataas na opisina ng ating gobyerno. At sabihin na po natin yan, mga dilawan. Isa sa nabasa ko sa summary sa isinulat po ni Anderson ay sinasabi po dito na si Ferdinand Marcos binangga po niya ang mga oligarko at ginamit niya po ang kapangyarihan ng Philippine Forces para po makontrol at hindi na po maghari-harian itong mga makakapangyarihang oligarko sa Pilipinas. Na ang administrasyon po ni Ferdinand Marcos noon ay mas lalong gumawa ng mga batas na kung saan ang mga oligarkong ito ay hindi na po makakapaminsala sa sambayan ng Pilipino, na maghahari-harian po sila. Na maging ang nasa kanilang property na pag-aari pa rin po ng ating gobyerno na dapat na pong ibigay sa sambayan ng Pilipino ay ginawan po ng paraan ni Ferdinand Marcos. Dahil dito, mga sangkay, nakontrol ni Ferdinand Marcos ang kapangyarihan ng mga oligarko. Subalit ang pinakamasakit na nangyari ay ang pagpasok ng EDSA People Power 1 o EDSA 1 Rebellion, na isa po ito sa sinasabing bangungot o pinakamalaking bangungot ng ating bansa sa kasaysayan. Dahil itong EDSA 1, mga sangkay, ito po ang nagpabagsak sa isang napakamayamang bansa na Pilipinas noon. Imagine, mga sangkay, halos pumantay po tayo sa Japan noon, sa buong Asia, sa pagiging mayamang bansa. At isa po tayo sa pinakamayamang bansa sa buong mundo noong panahon ni Ferdinand Marcos. Subalit, nung pumasok ang EDSA 1, dahan-dahan pong hinila ang mayamang Pilipinas pababa. Na pag tumingin ka sa paligid, makikita mo ang resulta ng EDSA 1 at ng pamamahala ni Corazon Aquino, na talagang naghirap po ang Pilipinas. So, summary, mga sangkay, ng isinulat po ni Benedict Anderson. Ayon po dito, Corazon Aquino enjoyed at the beginning a large support. It also had the support of Army
junior officers frustrated by the old regime, the church, the middle class, the oligarchs. Pero sa pagtagal ng panahon, mga sangkay, ayon po dito, lumubog po ang suporta ng marami kay Corazon Aquino nung ma-realize po nila na may mali sa pamamahala. Marami po ang nag-aklas, maging po ang mga militar. At ang maraming kaalyado o taga-suporta ni Corazon Aquino, eto na lamang po ang natira. The allies remaining were the middle class, the church, and the oligarchs. Ang natira na lamang daw po na kaalyado ni Corazon Aquino, walang iba, kundi ang simbahang katoliko at mga oligarko. Talagang solid na solid po talaga ang oligarko sa mga Aquino. Ang 1987 Constitution na ginawa nila Corazon Aquino noon ay sumamba po sa mga oligarko. Pinagyaman ang mga oligarko at hinayaan pong magpakasasa. At ang resulta po ng paghahari-harian ng mga oligarko ay tumaas po ang mga bilihin, tumaas po yung mga bayarin sa kuryente, tubig, pamasahe, lumawak ang squatter sa Pilipinas, nagkaroon na ng mga nanlilimos sa kalye, mga taong walang matulugan at sa kalsada na lamang po namamalagi. Yan po ang naidulot ng paghahari-harian ng mga oligarko na ang dahilan ng kanilang paghahari ay dahil po sa EDSA 1 at ang pamumuno ni Corazon Aquino. So I hope mga sangkay na marami pong kabataan ang patuloy na maliligsig sa tunay na kasaysayan ng ating bansa na itinatago po ng iilang mga gahaman. Maraming salamat po sa inyong panunood. This is me, once again, Sangkay Janjan. Please like, comment, share, and subscribe. At lagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you.